istorya ni Hazel Grace Bostroy at ni Angelo Martin na isang tricycle driver. Trending ito ngayon sa social media dahil ito raw TikTok influencer na si Hazel Grace na mayroong 10 million followers sa TikTok ay nawalan ng cellphone. Hindi naman nasabing ninakaw ito or in-snatch at may nakapulot nito. Ang nangyari daw, tinext ng tinext nito ni Hazel Grace at ni Boss Choi itong nakapulot at agad naman nakapagpag-cooperate sa kanila dahil bibigyan niya raw ng reward para maibalik yung cellphone. Ang nangyari, pagkita nila sa meeting place, agad nalang inaresto itong pobreng tricycle driver. So tara, basahin natin ang istorya. Sa pamamagitan ng isang entrapment operations, hinuli si Angelo Martin, isang tricycle driver, ang nakapulot ng cellphone ng isang social media influencer na kinilala si Hazel Grace. Nakatanggap ng mga text messages ang nakapulot ng cellphone na kung sino makakapagbalik ng kanyang cellphone ay may reward. Kaagad naman nakipag-ugnayan si Angelo at nakipagtagpo sa may-ari ng cellphone na si Hazel Grace. Sa kanilang pagtatagpo ay hindi inisahan ng naturang tricycle driver ay may pulis na pala sa lugar na pagkikitaan nila. Pero madami nagtatanggol ngayon sa tricycle driver ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Mabait at mapagbigay si Sir Angelo kaya hindi sila makapaniwala ng arestuin ito. Napagalaman din na nakakalabas lang ng ospital ni Angelo dahil sa mild stroke nito. Kasalukuyang naka-private na ang mga social media account ni Hazel Grace matapos umani ng batikos sa mga netizen. Nananawagan naman ang pamilya ni Angelo Martin sa Rapid Turbo in Action para matulungan sila. Ayon sa kasintahan ni Hazel na kinilala sa tawag na Boss Choi, ay humihingi ng mas malaking reward ang nakapulot ng cellphone ni Hazel at nagbanta pa ito na gagahasain si Hazel sa kanilang bahay. Grabe naman pala, no? So kung ganun nga na nagbabanta itong nakapulot na si Mr. Angelo, tama lang naman na aksyonan ng mga pulis. So itong mga netizen ay nagalit daw dito kay Hazel dahil nga yung pagkikita nila na magbibigay ng reward, may mga pulis na kagad. So hindi naman nila alam ang istorya na baka nga nag-e-extort itong si Mr. Angelo dahil hindi naman itong maayos naman ang transaksyon, hindi kaliwaan na bigayan ng cellphone nila tsaka ng reward, baka nga nang hihingi pa ng mas malaki bukod sa 50,000 na ibibigay, no? So tignan natin ang mga susunod na kaganapan dito at tignan natin mga comment section. Ito si Mr. Angelo, tapos yung cellphone si Hazel Grace, yan, naka-private na yung TikTok niya na merong 10 million followers, yan. So hindi natin alam ang tunay na istorya talaga. Napaka one-sided ng karamihan. Katapat ng ganyang klaseng tao ay si Sir Tulpo kasi yung pulis. Yan ba yung mabait sa social media pero pag wala sa camera, nakuutak. So hindi naman nila alam yung conversation na reply nung Angelo eh. Kasi nga sinabi, nangihingi ng mas malaking kapalit na pera, diba? Tapos ngayon, sinabi pa na gagasahin daw yung babae. Na-unfollow mga sir palibasa sa harap lang na camera mabuti. So mahirap yan ha, hindi natin alam yan ang mga sinasabi nyo. Lumabas ng katotohanan kasi umaksyon yung mga pulis eh. Ibig sabihin, may probable cause na umaksyon sila, hindi yung nag-invento lang na, sir, ine-extort niya kami ng pera nitong babae. Ay, nito ni Sir Angelo. Siyempre, nag-report sila sa pulis. Makita ng pulis na, uy, oo nga no, pwedeng kasuhan to. So, ayan, reward 7K daw, kaso yung nakapulot, nag-demand ng 50K. Yung 7,000 pesos pala ang inaalok ni Hazel Grace para mabalik yung cellphone niya. So, siyempre, salit na ibigay nga naman ni Angelo, sa 7,000 lang, maibibenta ko to sa iba ng mas mahal. Baka ganun siguro. So, nag-demand siya ng 50,000 pesos. Diba? Grabe yan. Kaya yan ang nangyari. Pina-entrapment na lang nila kasi siyempre, ayaw nila maglabas ng 50,000 pesos. So, puro Rapid Turbo in Action, ewan natin kapag lumabas yung katotohanan, mapapahiya tong mga netizen na to.
Okay sana kung inablot eh, snatch ni Angolier sa'yo, Hazel, pero hindi, napulot niya. Isauli na nga niya, ba't mo pa pinahuli, buwang kaday. So yan, bobo daw, di marunong mag-isip ha, bebe. Okay talaga yan si Hazel. Hindi ko gusto yung mga bid niya sa TikTok, napaka-okay. Kung willing naman talaga isuli yung phone, ba't hihingi pa ng reward, diba? Nakikomment lang, ang dami kasing bobo sa comment section, wala namang alam. So yan, hindi natin alam ang tunay na story, ano? Hintayin na lang natin sa mga susunod na kabanata. Thank you.